Walang pag-aalin lang ang inamin ni Kitkat, 36, na maraming beses na siyang nagparetoke. Nagpagawa na siya ng ilong, dibdib, at nagpa-inject ng filler sa mukha. Sa interview niya sa podcast online show na Over a Glass or Two noong Biyernes, May 28, tinanong si Kitkat kung ano ang nagbago sa kanya sa 15 hanggang 16 years niya sa showbiz. Ay, oo, yung boobs ko nagbago. Dalawang beses yan. Yung ilong ko nagbago, walang panginginig pagbubunyag ng TV host comedian. Sundot pa niya, ito ang pinakabago. Kahapon, nag-taping ako. Nung isang araw nagpa-lip filler at chin filler. Oh, yan ang bago. May concealer pa yan kasi may past. Ang fillers ay ang dermal fillers na ini-inject sa ilang parte ng mukha para ma-enhance ang features ng isang tao. Ipinaliwanag pa ni Kitkat kung paano ma-achieve ang hugis bigas look o magmukhang elongated ang mukha. Dapat lampas sa double chin mo, ang baba, para hindi bilugin ang mukha mo, sabi niya sa pagpapalagay ng chin filler. Aniya pa tungkol sa dermal fillers, non-invasive ito. So, mga 6 to 8 months mawawala na rin siya. Buko daw sa kanyang ilong, wala na siyang ipinaopera sa mukha. May mga permanent surgery pero ayoko na din naman magpa-permanent. So, sa mukha ko, basically, ang sinurgery lang talaga, ilong. Kaya lang, nagkataon apat na beses to. Idinadaan na nga lang daw niya sa tawa ang panlalait sa kanya ng bashers na tinatawag siyang retokada. Ani Kitkat, parang ang sagot ko, "Tis, san ka galing, eh, talaga namang retokada ako. Pero mas marami pang retoke yung iba. Sa akin ilong lang naman ang gawa sa face ko, eh, tsaka yung boobs ko. Pero yung iba, buong mukha, diba? Hindi raw kagaya ng ibang celebrities si Kitkat na, deny to death, kapag inaakusahan ng bashers na nagparetoke sila. Hindi raw niya itinatanggi ito. Retokada. Oo, bakit? San ka galing? Diba? Kaya natatawa raw si Kitkat kapag tinatawag siyang retokada. Hindi naman bash yun, eh, diba? Natatawa niyang katwiran. Hindi rin daw siya nasasaktan kapag tinatawag siyang, hindi sikat. Eh, hindi naman talaga ako sikat, sambit niya. Ipinaliwanag ni Kitkat kung bakit ilang beses siyang nagpagawa ng ilong at dibdib. Nagbabago-bago raw kasi ang mga ini-endorse niyang beauty clinics. Yun yung point ng pag-e-endorse mo, eh. Kumbaga ako, businesswoman din ako. Siyempre, kung kukuha ako ng endorser, bakit mo itatago? Kaya nga ini-endorse mo para manghikayat ng ibang tao. Kaya nga ilang beses yung ilong ko at ilang beses din yung boobs ko, kasi lumilipat din ako ng ini-endorse. Siyempre baka sabihin, gawa pa ng ganyan, oh, diba, pag bago ang ini-endorse, gawa nila, dapat. Binanggit din niya ang procedures na pinagdaanan niya dahil sa pag-iiba ng mga ini-endorse na beauty clinics. Siyempre, kunwari, dati silicone lang naman ang meron. Siyempre, nagle-level up. Biglang pag lumipat ka na ng ibang clinic, nag-level up na naging Gore-Tex na. Ang Gore-Tex ay isang uri rin ng implant procedure na nakikilala na rin. Tapos, itong ang last ko, yung cartilage na ng tenga ko to, sabay hawak sa kanyang ilong. Ang tinutukoy ni Kitkat ay ang ear cartilage graft sa pagre-revise ng rhinoplasty o nose surgery. Kaya nga nakakarinig din itong ilong ko, pagbibiro pa niya. Hanggang dito na lang muna mga kachika. Totoo at pinaka-bagong chika ba ang hanap mo? Mag-subscribe na sa aking channel para updated ka sa mga bago kong videos at huwag kalimutan pindutin ang ring bell button para ma-notify ka sa mga bagong updated videos. Huwag mo sanang kalimutan ang iyong mga komento sa baba. Maraming salamat!